So guys, welcome to my channel. Ito po ay review ng Nissan Navara 2019 model, kalibre 4x2 manual transmission. Ito po ang next to the base variant ng Nissan Navara. Ito po ang kalibre model 4x2 manual transmission. Kung mapapansin po ninyo, ayan po, wala po siyang fog lamps, 16 pa po ang mags. Pero meron na po siyang taba sa kanyang fender. Kumbaga, yung po kasing pinaka base variant nito, wala pong ganyan, wala pong taba na ganyan. Kumbaga, masyado po siyang slim type. So, ito po yung pangalawa sa variant na pinakamura ng Nissan Navara. Bago po ito mag-EL, ito po muna. Okay? Wala po itong 360 camera, wala po itong ABS, wala rin po itong, kung hindi po ako nagkakamali, wala rin po itong immobilizer, at wala rin po yata ito. Ayan, wala rin po siyang susian sa tailgate. Ayan, yung mga nilagay ko po dyan sa sasakyan ay yan, yung deck cover, yung po yung pinakatakip ng bed. Ayan, yan po yung mags niya, size 16 pa rin po. Ayan, meron po siyang parang repeater sa side, yung po sa fender. Iba po, kasi yung mga EL nandun po sa side mirror yung repeater nila. Yung sa mga ganito, nasa may fender po yung parang signal light, turn signal light nila, ewan ko po. Tingnan naman po natin ang loob ng sasakyan. Okay. Kung mapapansin po ninyo, ayan, maruming-marumi po ang sasakyan. Hindi ko naman po kasi binalag talaga ang mag-review, pero naalala ko lang na wala pa kasing nagre-review ng kalibre model ng Nissan Navara sa YouTube. So, ito na po ang review ko. Ayan. Pagpasensya na po talaga ninyo dahil marami po ang sasakyan. Basic po ang lahat ng nasa loob ng sasakyan. Ayan po, tulad po ng ilaw. Ayan, puro mga basic. Ang EL po kasi, kung di ako nagkakamali, meron na po silang sunglass holder doon sa may parang sa ceiling nila. Pero ito, wala po. Ayan, ayan, okay. Nilagyan po ng konting alibot-bot, mga accessories, ang sasakyan. Ayan po, meron din pong car seater dyan. Kompleto po ng gamit yan dahil parang bahay ko na po yan. Ngayon, ito po, ayan po, ayan o, grabe po, marumi po talaga ang sasakyan dahil, ayan po, dahil mga bata. Okay, ayan po. Okay, ayan po, meron pong cup holders dyan sa ibaba, which is napaka-weird dahil bakit may cup holders dyan. Tapos, ayan po yung aircon vents dyan sa likod, pero wala naman pong controls yan na solo niya yung aircon. Parang hindi naman po siya dual aircon, kumbaga kumukuha lang din po yan ng lakas mismong sa harap na aircon. Okay, ayan po. Kasya po dyan ng 3 hanggang 4 na tao, pero dapat slim type kung 4 ang tao. Ayan, ayan po yung harap. Ayan, okay. Dito naman po tayo. Ayan, tingnan po natin. Start po natin ito ang sasakyan. Tingnan po natin yung ano niya. Tingnan po natin kung paano po ang ano niya. Ayan, okay. Kung susian niya. Okay. So, ayan po. Mandali lang po. Magpo-focus lang po ako. Ayan, okay. Susian na po natin. Hopefully, sana marinig po yung ano, yung tunog ng sasakyan. Ayan. Ayan po. Okay. Focus ko lang po. Ayan. Okay. Ayan po. 24,000 na po ang tinakbo ng sasakyan. Kaya medyo, alam nyo na, magto 2 years na po yan. From date ngayon. Ayan, okay. Medyo marami po kasi akong malayo-layo ang aking mga binabiyahe. Ayan. Nakatint din po ako. Ayan. Nakatint. Kala nyo, walang tint. Pero maliwanag po yan. Maliwanag po kasi yung tint ko. Ayoko na magbigay ng brand. Ayan po yung dials ng aircon. Ayan po yung ano. Fan speed. Ayan yung thermostat or what do you call it. Ayan po yung kung saan yung mga kung saan mo gusto, kung pwede sa may paa. Ayan, tapos yung switch ng aircon, tapos yan po si Venom. Ayan, nakita nyo po si Venom. Okay, okay, ayan, biluksan ko po yung ilaw. Okay, and then ayan po ulit yung dome light sa harapan. Okay, single. Ayan. Ayan, tapos dito po sa may gitna niya. Ito po yung sa may gitna. Ayan, okay.
Ayan po yung transmission. 6-speed manual transmission po yan. Napakabilis po yan. Sobra, sobra. Mabagal po yan sa umpisa. First, second, ang bagal po umarangkada. Pagkarating po ng third, nako, ang bilis. Kahit hanggang 80, kaya po ng third niyan. 80 km per hour na speed sa third gear. So, ayan po. Ano pa ba? Ayan po, bali, ayan po yung interior. Ayan, para makita nyo. Basic naman po lahat, pero lahat na po ng kailangan nyo nandyan na. Hindi nyo naman po. Yun nga, medyo ano nga lang, medyo dahil basic po siya, kaya base variant po ito. Kaya yung mga, ano niya, mga technology niya eh, hindi pa talaga ganun ka high-tech. Kumbaga, wala rin nga pong ABS to. Ayan, yung dome light doon sa loob. Hindi ko ba alam, dome light ba? Hindi ko alam kung tama ba yung term ko dyan. Basta ilaw po yan sa loob. Ayan, ito po yung parang ano yan, sa parang armrest ko yan, pero ako nagagamit ko siyang armrest. Hindi ko lang po alam sa inyo. Ayan, yan yung stereo niya, hindi pa po touchscreen. Yan po yung mga dating nasa EL. Dahil noong 2019, alam ko yan, kamukha na po siya ng sa EL noon, pero yung EL kasi ngayon, alam ko touchscreen na. Iniba na po nila magmula 2020 model yata. So, ayan, ayan po ang interior. Ito nga po pala, ayan ang power windows. Yung driver side lang po yung nag-automatic dyan. Yung iba, hindi naman po nag-automatic. Kapag yung pong sa driver lang ang pwede kong yung nag-automatic dyan, ayan o, pababa. Okay, tapos pataas. Yun lang po, basic lang po, mga basic lang. Ayan o, tapos yun naman po yung ano nyo, yung doon sa may lock and lock ng mga pinto, yung doon sa side mirror. Ayan. Ito naman po ang bukasan ng ayan, sa fuel tank. Ayan. Okay. Ayan po, doon sa likod. Ayan. Ayan po yung bukasan doon sa may likod. Saan kung magpapakarga na po kayo ng diesel, sa driver side po siya. Ayan. So, yan pa. Tapos, ito naman po ang sa engine, ang sa pagbukas ng engine. Yan. Okay, tingnan po natin ang engine yan para po makita nyo. If I'm not mistaken, pare-pares lang naman po ang engine ng Navara. Actually, iba-iba lang po ang pagkakatune sa computer box. Kung gusto nilang ibilisan ito, actually, kaya magawa ng mabilisan ito. Kasi ire-remap lang po nila. Pero ako naman ayoko po ng ganun. Gusto ko lang is naka-steady. Teka lang po ah. Medyo nahirapan lang po ako sa paglagay ng stand. Ayan, ang yung engine. Ito naminilip po ang aking kamay dahil medyo mabigat po ang food. Ayan. So, ayan. Ito yung battery. Wala po pong palit yan ah. Yung battery ko, original pa po yan. Ito na nag-GS battery pa po yan. Yung stock ng Nissan. Tapos, ayan, grills, ayan yung engine, yung power steering, yung fan niya sa loob, rear-wheel drive, rear-wheel drive ng engine, full type engine po yan, diesel engine, yung sa air filter housing niya. Okay, ayan pa po. Halos. Alam niyo yan, parang napakataba, parang napakasikip ng engine ko. Wala ka naman, parang hindi na pipasok ng mga kamay, parang fully loaded yung laman ng engine dito. Okay, yan lang po, natara ko lang po. Okay, ayun. So, yun, dito naman po tayo. Tingnan po natin kung hindi po ako nagkakamali. Ayan po yung cheek light na sinasabi ko. Yung cheek light sa fender, yan po yung parang repeater ng signal light. Na sa EL tsaka BL sa side mirror po yung mga ganyan nila. Sa ito naman sa mga sa kalibre 4x2 manual, sa cheek light po yung ano yan, yung parang repeater ng signal light tempo yan. Si signal light po siya. Bukod tangi lang po siya na meron yan, at saka yung base variant siguro meron din po yata yung slim type. So yan, yun po siya. Okay. Yan po siya, yan o. Kita nyo, nakatint yan. Nakatint po yan sa sasakyan ko. Pero ang liwanag sa loob. Ayoko na po ibigay yung
brand, baka po pag ano pa, makapiright. So, ayan. Ayan po yung, okay, ayan. Kung makapansin nyo, wala po yung 360 camera, which is dyan sa mga EL at BL, may camera po dapat yan dyan. Even pati po yung doon sa likod, sa may tailgate, dapat may camera po dyan. Ayan, okay. So, ayan. Okay, konting rev. Rev. Okay, ayan. I-rev natin ng konti yung sasakyan. Tingnan natin kung marinig po. Ay, papatayin ko na. Sorry. Ayan pala. Ayan na po pala. So, yun po. Thanks for watching po, guys. Sana makapag-subscribe po kayo sa akin dahil may mga review pa po ako nyan. Kung ano mo pong maisipan kong i-review, nire-review ko eh. May mga tools po akong nire-review, kung ano-ano. Ayun. Sige po. Thank you.